mga kapuso, dahil tuloy ang klase natin today on a holiday. Nagkape ka na ba sa labas? Biglang tumakas sa energy mo, ha? Ang best of switch, at ang subject natin, eh kasi ito excited ako, swimming with babies. We start them young, ika nga, diba? Ready na to take the class si Jenzel kasama pa ang nagbabalik ko ng hirit dance diva na si Regine Tolentino with her daughter Rosie. Class starts now, guys. Oh, it looks That's fun. That's it. Now. I wanna swim. Good luck. Good morning! Nandito nga tayo sa iyan sa isang spa and hotel dito sa Pasig City. Nako mga kapuso, mainit-init na nga ang panahon at walang pasok today ha. Kaya naman perfect ang activity natin today dahil magsi-swimming tayo. At syempre, mas pinasaya pa ang swimming natin dahil may kasama tayong mga cute na babies and kids na magsi-swimming lesson. Plus, kasama pa rin nga natin ngayon na nag-e-enjoy si Miss Regine and si Rosie. Hi Miss Regine! Kamusta naman kayo dyan? First time ni Rosie mag-swimming lesson. Pero mahilig talaga siya mag-swim. Are you having fun? You having fun now? Yeah! 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 Maglilibot muna. Nako, parang gusto ko na din mag-swimming mga kapuso ha. Pero ngayon nga, syempre, makakasama natin ang magko-coach sa atin ngayon sa mga babies, sa mga kids na napaka-cute. At sa ating mga kapuso, makakasama natin ngayon ang Chief Operating Officer na si Coach Angelo Lozada. Good morning, Coach! Magandang umaga, Jenzel! Ayan po, Coach. Tanong ko lang po, Coach. Ha. Ano po ba yung mga, ilang taon ka lang pwedeng mag-start? Kasi may nakikita ko may mga kids eh. Ayan, actually, mixed class na to eh. Mula 6 months old and above, nagle-lesson kami dito sa Bertozada Swim School. Okay, so may mga 6 months pa lang pwedeng mag-start na mag-swimming. So yeah. Ano po yung ginagawa nila ngayon? Actually, since day 1 to, more on water familiarization muna. Okay. Kasi ginagamit namin sa lessons namin yung the power of play. Ngayon, kala lang nila naglalaro sila pero naka-incorporate yung lessons doon sa programa namin. Okay, so, tapos ang maganda dito, Coach, parang perfect pagkasama mo yung baby mo. Yes. Kaya tawag namin may baby and me kasi talaga priority namin yung parents talaga humawa. Okay. Kasi ginagawa namin, gusto namin ma-maximize yung connection ng parents sa mga bata para at least mas mabilis matuto. Oo nga. Ayan o. Parang yung baby parang hindi sila umiiyak na tumatakot yeah. Pero first time nila today. First time nila today. At saka if you notice, the younger they are, mas mabilis matuto. Kasi wala pa masyadong fear eh. Kaya sinasabi namin, as early as possible, expose nyo na sa swimming pool yung mga bata. Okay. Oo nga, no? Better talaga pag baby pa lang o mas bata pa. Oo. Coach, eto, may mga nakikita akong toys eh. Tapos may nilalaro sila ngayon. Ano po yung purpose niyan? Tsaka ano po ba yan? Okay. Kaya sinabi ko ngayon, the power of play. Nilalagay namin yung mga toys para maisip lang, kalan lang games. Ito yung mga common toys na ginagamit nila sa bahay. May mga shape toys sa sinushoot. Yes. Ito yung mga stacking toys. And then, may mga balls pa kami. Ito yung mga balls. These are the typical toys na ginagamit nila sa bahay. Ngayon, pagka nag-lesson sila, may incorporate na, oy, ito yung mga toys namin. Ngayon, ginagamit namin yon na pag-distract lang sa kanila. At the same time, natututo sila ng shapes, numbers, colors, hand and eye coordination. Yun yung mga stuff. At saka following instructions. Matutunan to, Coach, hindi lang sa ano, pwede din sa tubig. Yes, parang sinasabi nga namin eh, parang preschool in the pool to. Yes, oo. Oh, ayan nga, oo, oh, natutunan, may ikot-ikot. At maraming singing, if you notice, yung mga songs sa kinakanta nila, yung mga alam nila mga song, like oh, Twinkle Twinkle Little Star, Wheels on the Bus, yun. Okay, ayan, ang cute-cute naman. So sila, Mr. Jean, since first time ni Mr. Jean and Rosie, dito yes. Muna sila mag-stay. Yes. Na, Coach. Ito po, ano ito na naman po level na to, once I progress, yung mga mas malalaki mga bata, dito naman sila. Okay. Pinapractice naman nila how to hold their breath under the water. Ang pinaka-first kasi kailangan maging comfortable lumubog. Okay, so yung breathing, pinapractice natin dito. Inhale sa bibig. Okay. Tapos ay yung hold nila yung breath nila, tapos lulubog sila. Kasi ang pinaka-importante sa mga bata, natututo sila mag-hold ng breath nila under the water. Okay. Ngayon, pag marunong na sila mag-hold ng breath, mas mabilis silang matututong lumangoy. So, pag familiar na sila, pwede na yes. Sila maganyan. Mga 10 seconds, ganun. Yun doon, tinuturo Coach. Rin namin yun doon sa mga babies, how to go under para walang fear. Mm-mm. Kasi gusto namin yung mga bata, in control sila eh. Yes, sila ayaw namin sila i-force. Gusto namin sila yung mag-isa kasi pagka nag-enjoy yung mga bata,
ang bilis matuto. Tapos sa pagkatapos naman dito sa breathing, hold ang breath, dito pwede naman na yung sila floating. Ito, okay. Very, very important na tinuturo namin to. Kasi pagka, kunwari, nasa gitna ka ng dagat, wala kang mapupuntahan, dapat ang gagawin lang nila to save themselves is to float. Okay. Even sa mga adults, sinuturo namin din yung floating na yan. Actually, they are so comfortable. Coach, may mga friends ako na, kahit kaedad ko na, hindi pa rin marunong mag-floating. Pero bilib ako dito sa mga bata kasi kaya-kaya nilang mag-floating ng ganyang edad pa lang. Yes, ang ginagawa kasi dito, progression. Opo. Unti-unti, tapos sa pagkatapos ng floating naman nila, yung moving forward na, dito na tinuturo yung moving forward, yung mga dog paddle, everything, ito yung level na yun. Okay, parang survival na to. Survival, kailangan. Actually this is survival already. Oh, survival na din to. Pagkatapos, they teach them how to move forward. Ito naman yung dog paddle, dito yung mga ano, and then yung mga advanced courses na doon naman. Meron pa doon. Ayun, sige, thank you so much, sir. Nako, ang dami kong natutunan, ang dami palang natutunan ng mga kids dito, no? Yes. At nag-e-enjoy talaga sila. Ayan naman, balikan natin sila, Miss Regine, ngayon. Ayan, kamusta naman po ngayon, Rosie? Super saya. I'm so happy kasi parang na-relax siya. It's like playtime rather than like a real lesson. So yes! So ulit ka pa ba, Rosie? Yes? Yes! Oh, up here, up here. Ayan, ako. Mamaya, marami pa tayong mga gagawing lessons at matututo pa tayo at mag-e-enjoy pa si Miss Regine and Rosie. Kaya tutok na kayo dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka.